Magandang araw sa ating lahat mga ka-sideline, no? So isang mainit na araw. So ang gagawin natin ngayon mga ka-sideline ay magpo-priming tayo sa mga stag natin na payat kasi gusto kong mag-improve yung kanilang katawan. So ang gagawin po ay una, pupurgahin ko po sila sa gabi. Kinaumagahan ay papaliguan po. Pagkatapos ng purgaligo, bacteria flushing po. So Premoxil yung gagamitin natin. So kapag may sakit, 5 days to 7 days yung treatment. Kapag prevention lang po, 3 days lang po yan. So yan po yung gagawin natin. Pagkatapos po ng pagkatapos natin sa bacteria flushing, so magtuturok na po tayo. Tuturukan po natin ng Norovit. So 0.5 yung ituturok ko para sa mga stag ko. And then, pakakainin ng mga high protein na mga pagkain. So ang napili ko ngayon, first time ko pa lang itong itatry. So samahan nyo ako na malaman if magiging effective ba yung pang day old na Salto, tapos yung Integra 5000 for 5 days in a week, and then dahan-dahan 3 days in a week na lang hanggang sa gumanda yung katawan pagkatapos ng isang buwan. Titignan ko rin kung mag-improve yung timbang kasi nga sobrang payat ng ating dalawang stag. Yung isa lang pala yung sobrang payat. So yun po mga ka-sideline, samahan nyo po ako. Ito yung stag natin mga ka-sideline. Meron tayong dalawang stag dito na mga payat. So ang gagawin natin ay ipapriming natin sila para mag-improve yung katawan. So ngayon hindi natin ito pakakainin, tapos papa numin ng purga, tapos paligo, paliliguan. Ito naman yung isa pang stag mga ka-sideline na ipapriming natin. Medyo payat rin to. Yan, tingnan nyo yung So ipapriming din natin to para gumanda yung katawan. Pero mas payat talaga yung isa kanina. Ito medyo lang. Guys, ito si Payat. Payat na yung pangalan niya. Kasi ang payat. Ang lawas, ito ba ang payat kayo? Pakita nila. So ito yung ipapriming natin. I-try nating i-improve yung katawan. Si bungi ini no. Bungi ah, yang bungi dra. Si bungi. Pakyo ni. Stick. Siya na ako'y hatag. Ibabagin ko mo. Ano ay? Ano pa? Makarga ba itong nag-isa kakargahan? Kung nga itong isa lang, kaya rin itong isa kakargahan. Pero apil itong uban, di makaya. Nawa mo itong iduha dito po. Tulong mo itong kukulungan. Pili na, kana, ang sito yung anak. Sa isa anak. Kana. Tambok. Itong napunawa ng tiyo sa babaw. Sa babaw. Tambok mo itong duha. Na to na ko kulungan dito nga pang sunoy. Dito uyo gina ko to pang priming ba. Isa sa bawa na og isa ing. Next na dapat gawin dito ay paliguan. Ito yung kasama niyang payat. Si Bungi. Yan. So silang dalawa yung ipapriming natin. So mga ka-sideline, unahin natin tong Burmese asil natin. Tingnan nyo mga ka-sideline, medyo payat talaga to. Sige lang. Tingnan nyo. Payat yan. So kiluhin natin. Ito yung aming kiluhan. Labs, i-focus labs. Labs. Ang kilo labs. So nasa 1.6 kung hindi ako nagkakamali. 1.6 lang.
Sobrang gaan. Pero sige lang. Tignan natin kung kaya ba itong pabigatin ang ating salto na pang 1 month old at saka Integra 5000. Ayan. And then, ang next is ito. Ay. So, ito naman yung J45 natin. J45 na pure. J45 na pure. Doon po ang coronavirus na J45. Tignan nyo. So, kiluhin natin. Kila labs 2.1. So 2.1 lang mga ka-sideline. 2.1 lang siya. So medyo malayo sa kanina na 1.6. Pero sige lang. Napan natin yan ng paraan. And then mga ka-sideline, gaya ng sinasabi ko kanina, hindi pa kumakain tong dalawa. Kasi nga, papalitan ko yung patuka nila ng ito. Salto, tapos ano, salto na may salto na pang 1 month old, tapos may halong Integra 5000. So, susubukan natin kung kaya natin. Sa taas natin ilagay para ma-train yung kanilang mga liig. So first time nilang kakain ito. Wala na yung pake kasi nga gutom na. Kahapon hindi yan kumain. Kasi fasting day namin kahapon. So ito rin. Wala na tong pake, kakain na to. Yan. So yan yung first time nilang matikman na salto pang 1 month old tapos Integra 5000. Kasi nga GMP3 yung pinapakain natin. So, ayan. Mga ka-sideline, kadalasang ginagawa talaga is purgaligo. Tapos, kung walang sakit, ano na kaagad, turok. Pero para makasigurado, mas mainam po na mag-bacteria flushing muna bago magturok. Para sure talaga na maging epektibo yung ibibigay ng mga vitamins. So, gaya nito, ligo. Pagkatapos ng purga, ligo. Tapos, wag nang banlawan yung manok na pinaliguan. Para, kasi yun kasi yung nakalagay. Dapat wag nang babanlawan yung manok kapag pinaliguan nito. Zero mite yung ginamit dyan. Ang susunod natin gagawin mga ka-sideline ay bacteria flushing. Tapos, magbibigay na tayo ng vitamins after ng bacteria flushing natin sa ating mga alaga. So mga ka-sideline, day 5 na tayo. So, instead na 3 days lang dapat ako magpa-flushing, sumobra, naging 4 na araw. Pero ayos lang, ito na yung mga alaga natin. Naghihintay na. Ito yung dalawang Mexican natin. So ito. Another morning mga ka-sideline. So ito na. Meron na tayong salto, tapos Integra 5000. Yan, magbibigay rin tayo nito. Kasi nga, galing sila sa stress, pinurga natin. So, bigyan natin. So, mga ka-sideline, hinahaluan natin ng dextrose powder at saka electrolytes para mas maging epektibo. So yung ano, dalawa lang naman yun, at apat lang, so ihalo lang natin sa feeds yung iba. Tapos yung iba, ipapainom mamaya. Pagkatapos nilang makakain mga ka-sideline, magbibigay na tayo ng Norovit na ano, vitamin B complex. Hey, ito na. Bibigay na tayo ng Norovit.
Isa rin itong ano mga ka-sideline, itong red cell. Makakatulong rin to sa ating pagpapaganda ng katawan. So, ito yung isa sa magiging sangkap ng ating daily feed routine. Hahalo lang natin to bukas sa ating feeds na ipapakain. So, magtuturok na po tayo ng Norovit ngayon. Nananay, nagturokin mo? Nanapang. Ang masawa. Ano pa mo? Ay pa. Ngayon, priming na lang po na ako na kanisa. Ginang problema. 2.1 na siya? 0.5 lang na pang? 0.5 lang. Eh, sunod bulan naman po kung magkataka na. Once a month lang, good. Okay. Oh, ngayon na. Mag-tablitas-tablitas ra. Ang isang bantayanan. Bukat pa siya itong 3 months na ko. Bugoy, manuka eh. Ilang? Mula na yan, sobra kilo? 1.6? 2.1 na. Kaning isa, 1.6. Oh. So, mayan, ganin ako nag-integra 5,000. Gamay lang bang pang pa-abri lang ba? Sayang kwan. Kay gaan guys oi. Pang pa-develop sa muscle ba? Exercise sa bayan, mabuno ko exercise. Na. So, yun lang mga ka-sideline no. Nagawa na natin yung mga gusto nating gawin, purga, ligo, bacteria flushing and then turok. So, ang next na lang ay yung pag-maintain ng feeds na gagamitin natin para bumigat yung ating manok. So, yun na lang po yung kulang. So, kailangan na lang ng panahon. Bibigyan na lang ng chance na ma-develop yung muscle. So, ang kailangan ko po ay muscle developer at saka yung bone enhancer, yung pangpatibay ng buto. So, ang alam ko ay platinum. Pero, pag-uusapan natin next time. Sa ngayon, kain na muna tayo. Kasi gutom na. Maraming salamat po sa panunood mga ka-sideline. So see you next vlog. God bless.